kaya ka nandyan, Amelia? Para ayusin ang problema. Hindi para dagdagan pa ng sakit ng ulo natin. Ma, hindi ko rin namang ginusto yung nangyari. Pero kilala mo naman si Anton. Nasa yung anak ni Celine? Nakatakas na, pero sisiguraduhin kong hindi na nila mabibitawan si Robbie. Si Anton? Nasaan si Anton? Tinatawagan ko nga eh, kaso hindi naman sumasagot. Ma, please, huwag ka na mag-alala. Ako nang bahala dito. Babalitaan na lang kita. Ma, what was that all about? None of your... None of my business? None of my concern? Huwag na ako makialam? Wala naman may tutulong? What are you talking about? Every time I try to reach out, kay ate, kay Kuya Anton, sa'yo, ma! Ganun na lang palagi. I'm always driven away! That's not true. We tried to involve you in the business. You were the one who was reluctant. I'm not talking about being an accountant in your hospital. I'm talking about being part of this family. Being a part of what concerns all of you. Why do I always feel like you're keeping something from me? May nililihim ba kayo sa akin? Wala, Arnold. Wala. Arnold! Arnold! Tita? Kala ko umuwi ka na. Eh, naisip ko po mag-isa lang kayo eh. Kaya, bumalik na lang muna po ako. Salamat, Linda. Tita, yun na pong masyadong isipin si Arnold. Ganun lang po talaga mga kabataan ngayon. Medyo mahirap intindihin. Mga millennials po. Balat sibuyas. Eh, yun na nga ang pinoproblema ko eh. Dagdag pa yan si Arnold sa mga inaalala natin. Gusto niyo po ba kausapin ko siya? Thank you, Linda. You've always been here for me. Kayo po ang laging nandyan para sa akin. Hindi po ako matatapos sa nursing ko kung di dahil sa inyo. Give yourself enough credit, Linda. You were one of my brightest scholars. Manang-mana sa'yo si Celine. You're both brilliant nurses. Pareho kayong matatag. Matatag kung hindi dahil sa inyo. Alala ko pa nga po, eh, working student ako noon. Munti ko na po talagang sukuan ang pagiging nurse ko dati. Ulila ako. Wala akong malapitan. Di ko nga po alam kung saan nakukuha ng pang-enroll noon eh. Pero, nandyan po kayo. Tinulungan niyo po ako. Binigyan niyo ako ng scholarship. Hanggang sa nag-asawa ako, nandyan pa rin po kayo. Lalo na po nung namatay ang daddy ni Celine. Hindi niyo po ako pinabayaan. Hindi ko po alam kung saan ako pupulutin kung hindi dahil sa tulong at sa gabay niyo. Sa amin ang anak ko. Kaya maraming salamat po. You have done so much for me, Linda. You were here when I was hopeless. Nung akala ko mawawala sa akin si Anton, nung lumaya si Amelia, sinong naiwan sa tabi ko? Ikaw lang. Gaya ng sinabi ko sa'yo, lagi kong sinasabi sa'yo, pamilya na kita. Para na rin kitang anak, pati si Robbie. Para ko na rin apo.